sa inyo mga kasari, good afternoon. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shamay Javier. Today is Thursday, June 16, 2022. And for today's vlog, mag-Holland pricing po ako ng dumating, kaisa-isang dumating na delivery ngayon, which is yung ahente ko po ng soft drinks. So, mapapansin nyo po mga kasari, Thursday dumating, ibig sabihin po na delay po yung ating delivery ng soft drinks. Pero okay lang naman po mga kasari kahit na delay sila ng one day kasi medyo madami-dami pa naman akong stocks na natira dito ng mga soft drinks. Kaya konti lang din yung kinuha ko ngayon. Kahit konti yun guys, isushare ko pa din sa inyo yung aking puhunan at bentahan nung dineliver nga ngayon ng ahente ko ng soft drinks. At the same time, isushare ko din sa inyo na nagrepack din ako mga kasari ng tag isang kilong bigas na tama raw po, 25 kilos lang naman mga kasari. Ayan, medyo mabenta kasi ngayon ang bigas kahit isang klase lang yung tinitinda kong bigas dito. Medyo parang pansin ko dito sa mga kapitbahay ko, bumibili sila ngayon sa akin ng bigas. Marahil siguro ay nagtitipid sila or nasushort sila sa pera. Kasi yung mga kapitbahay ko dati na hindi yun bumibili sa akin ng bigas ngayon kasi bumibili sila maramihan, 25 kilos kagaya nito. Siguro dahil sa nagtitipid sila or makakatipid din naman sila kahit maramihan yung binili nila. Siguro meron lang silang iba pang bibilhin kaya pakilo-kilo muna sila kung bumili ng bigas. So yun lang naman yung nanonotice ko sa aking mga customer sa bigas ngayon. So, ayan guys, isushare ko na sa inyo yung dineliver sa akin ng ahente ko ng soft drinks ngayong araw ng Thursday. So, ayan mga kasari, bago natin puntahan yung mga soft drinks na dineliver sa akin ng ahente ko, doon sa labas, kukunin ko muna syempre yung resibo. At eto guys, yung total ng pinagbayaran ko sa aking ahente ng soft drinks. Pansin nyo guys, mababasa nyo ang pangalan pa ng store dito is Tessie Store. Yan kasi yung unang pangalan nung hindi pa ako nakakapag-mayor's permit. Pero nung nag-mayor's permit na ako, pinangalan ko na sa akin. Ito yung total guys, 1,307 pesos. Medyo konti lang. So puntahan na natin banda dito sa aking receiving area na hindi masyadong malinis ngayong araw na to. So ayan guys, yung mga soft drinks na kinuha ko kanina. Konti lang yan actually kasi madami pa akong naterang mga soft drinks. Kasi nitong mga nakaraan bigla-biglang uulan nung medyo matagal-tagal. Kaya ayun, medyo tumumal yung soft drinks natin. Unahin ko guys is itong ating mineral water. Ito po ay 1 liter, isang dosena. Ang puhunan po niyan is 185. Binebenta ko kada isang bote, kada isang bottle ng 20 pesos. Malamig na po yun mga kasari. So, konti lang yung ating tubo. Next is itong 6 na peraso ng Coke 1.5. Yan lang yung kinuha ko guys kasi meron pa akong malamig doon sa rep. Tapos meron pa din dito sa loob ng bahay. Banda dito, naka-stock yung mga 1.5. Ang puhunan guys ng 6 is 330, bali pumapatak na 55 pesos kada isang 1.5. 65 naman yung ating bentahan, malamig na yon. And then yung next, dalawang case yan ng Coke kasalo. Sprite pala yung isa guys, ayan o. Isang case ng Sprite, isang case ng Coke. At meron pa din akong dalawang case at kalahati dito sa loob ng bahay. Pasilip ko sa inyo ng konti. Ayun guys, ayun. Ayan, dalawang case pa yan. Sinara ko na kasi baka makalabas si Basha. Ang puhunan guys ng isang case is 230. Ang bentahan ko ay 25 kada isang bottle kapag may dalang bote si customer. At kung wala naman, kailangan nilang mag-deposit ng 6 pesos kada isang bottle. Magiging 31 pesos yung pagbabayaran nila. And then yung last, pansin nyo wala akong kinuha na Coke kasalo kasi guys, pakita ko din sa inyo kung bakit. Ayan o, ang dami ko pang Coke kasalo. Meron pa ding ano, Minute Maid, Royal, tsaka Sprite. Nagdagdag lang ako ng tag isang dosena. Kaya hindi ako kumuha ng Coke mismo. Yan lang guys. Dalawang 157.
Ang total nun ay 314. Ang bentahan ko guys ng mga mismo ay 17 pesos per bottle na. So yan na po ang talagang pinaka-presyuhan ng mga mismo sa mga tindahan, 17 pesos. Kaya ayan, 1,307 yung total na pinagbayaran ko sa aking ahente. So balik na tayo guys dito sa loob ng tindahan. Ayan yung aking store. Yan yung status mga kasari. Medyo okay-okay pa naman kasi hindi naman masyadong malaki yung benta natin for today. Sakto lang. And ito yung mga nerepack ko guys na bigas. Ayan. Yan po ay 25 kilos. Wala nang laman yung ating sako. Yan yung gamit ko guys na pang kilo. Yung hindi digital. Yung pinaka normal na kiluhan lang. Tapos ayan. Tag isang kilo to guys. Ginaganito ko yung mga bigas para mabilis ng magbenta. Kapag sunod-sunod si customer, dadampot na lang tayo ng dadampot, di ba po mga kasari? Yan din yung pinaka-discarte natin bilang sari-sari store owner para mabilis tayo makapagbenta kay customer. So, ayan guys, is sinandoming po ito. Ayan naman, makikita nyo naman, tama raw. Ayan guys, sobrang sarap ng bigas na to. Ito din yung kinakain namin. Pero syempre, hindi kami dito kumukuha. Bumibili kami ng isang 25 kilos din. Good for 1 month na siya sa amin. Kasama na yung pagkain ng dalawang aso. Ayan pa mga kasari, meron lang bumili. Kaya nahinto na naman ako sa pagbablog. Share ko din pala sa inyo mga kasari na dumating din yung bill natin sa kuryente at medyo nakaka-stress kasi ang laki guys ng pagbabayaran namin. Ayan o, 3,472. First time namin mag-bill ng ganyan kalaki kasi mostly ang bill namin naglalaro lang sa 1,700 to 1,800. Hindi namin alam kung bakit. Siguro dahil sa may nadagdag na appliances. Pero sobrang laki naman ang idinagdag. Siguro dahil din sa mainit pa rin ang panahon. So hihintayin natin na magtag-ulan kung baba pa ba yan. At kung hindi naman yan bumaba, yan na talaga yung konsumo namin. Tumaas talaga. Pero kapag bumaba siya ngayong magtatag-ulan is dahil lang talaga sa init ang pagtaas ng kuryente. So, yan lang mga kasari yung yaw-yaw ko sa inyo for today. Update lang talaga sa soft drinks na kinuha ko. And ang bentahan ko pala guys ng bigas ko ay 50 pesos per kilo. Masarap naman po yan. Worth it naman. Ang halaga nitong tama raw, ang bili ko po dyan is 1,050. So, kung ita-times ko sa 25 sa bentahan ko, ang tubo ko is 200 pesos kada isang 25 kilos ng tamaraw. So, yan lang guys yung yaw-yaw ko sa inyo for today. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking video. At kung nag-enjoy po kayo, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!